Hello everyone! Mas Kitchen po muli. Ang kusinira Bicolana. So ito, isa na namang recipe ang ating lulutuin sa ngayon. Pero bago yan, intro muna tayo. Okay guys, sisimulan ko lang sa pagigisa. Mantika. Bawang. Okay, sibuyas. Okay na yung sibuyas. So, chicken breast ang aking ginamit. Ayan, cut into cubes yung ating chicken breast. So, isasangkutsa ko lang mabuti yung ating karne ng manok or chicken breast. Okay, maglalagay ako ng paminta. 1 teaspoon ng paminta. Then, achuete. Ito na yung ating chicken. So, naglagay ako ng lungganisang Macau. Ayan, hiniwa ko siya ng maliliit para mas malinam naman yung ating recipe sa ngayon. Atay ng manok. Okay, hayaan ko lang muna magisa yung atay ng manok para sigurado tayong walang lansa or bawas lansa. Mas maganda pag lutong-luto yung atay. Mas malinam naman pagkain pag lutong-luto yung atay, guys. Okay, naglagay ako ng carrots. So, ganyang kalalaking hiwa yung ginawa ko sa carrots. At nagtira na rin ako ng pang-garnish mamaya. So, red bell pepper. Red and green na bell pepper. Okay, drawing ko lang yung atay, guys. Medyo malalaki yung iba. Okay, so may natirang carrots. Lagay ko pa. At bell pepper. Sabay ko na yung green peas. Ganun na rin yung pasas. Okay, gisa lang natin to kahit mga 3 minuto. Yung mga inad natin yung pangsahog. Okay, timplahan ko ng patis. At maglalagay na rin ako, guys, ng tomato paste. Mga 2 kutsarang tomato paste. Okay na to. So, ilalagay ko na yung gata. Pure coconut milk to, guys. Medyo galing sa freezer. Kaya, ayan. Napansin nyo, medyo nag-yellow. Matutunaw din yan. Okay lang na mag-yellow. Huwag lang mapanis yung gata. So, ayan na, guys. Unti-unti na natutunaw yung ating gata. Then, nag-add ako ng turmeric powder. 2 teaspoon of turmeric powder. Lagi ko sinasabi sa mga video ko ng mga nakaraan na tuwing gata ang gagamitin nyo, huwag nyong kakalimutang ihalo paminsan-minsan para hindi na mumuo yung gata. Pagka ganun, maganda yung pagkakaluto ng gata nyo. Hanggang sa yung tipong parang nagmamantika siya. Okay na, guys, ha? So, kukunin ko yung laman. Iiwan ko yung sarsa.
bahay na to. So may i-add ako another 2 cups of coconut cream or coconut milk to guys. Dahil purong gata, mag-a-add ako ng tubig, mga 1 cup ng tubig. Ganun pa din, nag-yellow pa rin yung gata. Galing sa freezer. Ayan, so mag-add lang ako ng tubig guys dahil purong gata naman siya. Para hindi naman sobrang tamis. Ayan, matamis ang gata kasi guys. Nilagay ako ng Knorr cubes, chicken flavor, then turmeric, another turmeric, pampaganda ng kulay, paminta. Okay, halo ko lang siya hanggang sa matunaw yung gata. Konting asin at konting patis. Ayan, so saktong-sakto na yung lasa nito, guys. Hintayin ko na lang siyang kumulo. So, 1 kilong malagkit na bigas, guys, yung aking gagamitin. Hinugasan ko na siya at binabad ko na siya for 2 hours. Ayan, nakababad siya sa tubig ng 2 oras mahigit. 2 to 3 hours, pwede nyong ibabad yung inyong bigas na malagkit. Okay, kumukulo na guys. Ito na yung bigas na malagkit na 1 kilo yung ginamit ko. Bali, 4 cups yan. Ayan, muntik na umapaw. Pero kasya guys. Kasya yung 1 kilo. So, huwag niyong kakalimutang ihalo maya't maya para hindi magkatutong yung ilalim or masunog yung ilalim ng bigas. So, hintayin ko lang na ma-absorb nung bigas yung gata. So guys, unti-unti nang na-absorb nung bigas yung gata. Okay, tatakpan ko lang. Mga 3 minuto. Okay, check na natin. So, huwag niyong kalimutan ihalo para hindi tayo masunugan. So, hindi pa naman siya sunog. Okay na, nahalo ng mabuti. So, tatakpan ko siya uli, guys. Takpan ko siya another 3 minutes. So, ayan. Check natin kung nasunog. Wow, hindi. Okay lang, guys. Saktong-sakto kasi medyo mahina yung apoy ko. So, okay na to after na ihalo natin. Okay na to. So, isasalin ko siya sa isang kawali. Mas malaking kawali. Tikman ko lang guys kung sakto yung lasa, yung alat. Okay na. Saktong-sakto yung ating niluto sa ngayon. Napakalinamnam. Okay, malalim na kawali to guys, ginamit ko. So, nilagyan ko ng 4 na patong na dahon ng saging yan.
Yan, para hindi tayo masunugan at magaganda yung pagkakaluto ng ating okay, arroz valenciana. So, ibubuhos ko na rin yung niluto nating karne kanina. Okay, at ihahalo ko lang siya dyan. Paghahaluin natin to. Napakabango at ay mukhang napakasarap nito guys. Akala ko pag malagkit hinaluan ng karne hindi masarap. Pero ayan, tiwala kayo. Masarap pala talaga ang kanilang recipe. So nilagay ko na yung natitirang bell pepper guys. Naglaga rin ako ng itlog 2 piraso. So hiwain ko lang into 6 pieces para sa ganyan pang garnish or toppings. Okay, tatakpan ko siya uli ng dahon guys, makapal na dahon uli at i-steam ko siya dyan, so sa mahinang apoy mga 30 to 40 minutes kumbaga parang iniin-in lang natin yung malagkit. Okay, luto na yung ating arroz valenciana. Ayan, so napakasarap nito guys. At kung bago ka lang sa aking channel at hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe, click the bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Maraming maraming salamat po sa pagbisita. Hanggang sa muli, this is Magen Emma's Kitchen. Bye!